Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa magandang special number na yan, ng apat na Marias, ng Bautista Sisters. Salamat sa Panginoon sa message ng awit na yun. Punong-puno ng kahabagan ng Diyos, patuloy niyang niyayakit tayo ng kanyang biyaya, habag at pagpapatawad. Sa umagang pong ito, isa pong magandang pagkakataon muli na tayo po'y makasamba ng lubos sa Diyos. Sa ating pong mga kapatid, nakapiling po natin ngayon dito po sa ating sanktuaryo. Good morning po sa bawat isa. Kaway-kaway lang po sa inyong mga katabi. At batiin niyo po sila ng isang masaya at nakangiti na naka-face mask ng ngiti. Ganun din po sa ating pong mga kapatid at mga kamanggagawa, mga kapamilya, kapuso, kaagapay, katuwang sa ating pong mga nasa tahanan na ngayon nakatungay sa ating pong live stream po ng ating pong gawain. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Wherever we are, whatever we're doing, always be reminded that everything we do, do it for the glory of God. Lahat po ng ating ginagawa, nararapat lang ito natin sa Diyos upang ito'y lalong maging makabuluhan at may pakinabang magpawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Makibukas po kayo sa akin ng inyo pong Biblia, dyan po sa aklat ng Epeso. Ephesians chapter 2, verse 10. Familiar po ang marami sa atin sa talatang ito. Ulitin ko po, aklat ng Epeso, Ephesians sa English, chapter 2, verse 10. Ito po ang ating mababasa. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang salita na ating pong patuloy na pagsasalusalo at pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tayo po'y patuloy na dumulog sa Diyos. At tingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pangunan ng Banal na Espiritu habang sama-sama po nating pinagsasaluan ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Oh, we worship you, Father God. Patuloy po, O Diyos. Patuloy ka naming sinasamba. Patuloy ka naming pinapupurihan. Tunay po, Lord, wala pong sapat na kataga na maaari namin banggitin upang ganap namin maipahayag kung gaano kakabuti, kung gaano kakadakila ang iyong pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad, kahabagan. O Diyos, pagkakataon pong ito sa aming pong patuloy na pananambahan, kung meron ka pong nakikita sa buhay namin na karumihan o mga bagay na hindi nagbigay sa iyo ng kaluguran, ano man yun, O Diyos, sa isip, sa salita o sa gawa, Father God, in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, through His precious blood that covers all of our sins, we ask forgiveness. Forgive our families, forgive our children if they have done something wrong, Lord. Inihiling ko po, Panginoon, pagpapatawad mo sa aming lahat. At maging karapat-dapat po kaming sumamba ng ganap sa iyong harapan. May pusong, may kabanalan, may kadalisayan. Nakahanda, Panginoong, buksan, Panginoon, ang aming kalooban at kaisipan upang tanggapin ang iyong mensahe sa umagang ito. O Diyos, ituwid mo ang aming buhay. Palakasin mo man ang ihina. Pagalingin mo may karamdaman, O God. Bigyan mo ng tagumpay ang bawat isa sa amin. Lawakan mo po, Panginoon, na aming pag-unawa sa mga nagaganap sa aming pong buhay. At makita namin, Panginoon, ganap na larawan mo, O Diyos, ng iyong layunin na mabuti para sa amin. Narito po, Ama, ang iyong abang lingkod. Inaamin ko po, O Diyos, wala po akong magagawa kung wala ka. Subalit, salamat sapagkat ang kahabagan at biyaya ay patuloy na tumatakip sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kaya nga po kami nagiging karapat-dapat sa iyong harapan, O Diyos. Through Jesus Christ, our Lord and Savior and King, we ask, O God, for your continuous provisions, guidance, and loving embrace, and empower us by the power of the Holy Spirit. Thank you so much, O God. Bless this day. Lord, allow us to enjoy every moment listening to your word.
For your glory alone, Father, in Jesus' name, amen, amen, and amen. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang Panginoon ng challenge to overcome fears that holding us back. Hamon ng buhay, hindi ho nawawala yan. Araw-araw, tayo po ay humaharap sa mga challenges. Iba-ibang klase ng hamon, hamon sa pananampalataya, hamon sa pagpapasya, hamon sa pagsulong, hamon sa paglago, hamon sa pagmamahal, hamon sa paglilingkod. Yan. Hanggang Pasko, may hamon. Sa iba't ibang larangan ng buhay. And all of those challenges, as we face new season of changes, ay napakahalaga na meron tayong tamang pagpapasya. At kung meron man pong bagay na humahadlang para hindi natin mahakbang ang ating mga paa, naharapin ang mga challenges ng buhay na ito. Marahil ang pinakadahilan nito ay dahil sa pangamba o takot. Lahat tayo ay meron pong level ng fear or takot sa buhay. Lahat. Kahit yung taong matatapang, may takot yan. Meron ako kilala, tapang-tapang niya. Pag tumawag ng misis niya, shh! Tiklop na siya. Opo, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Eh, sundalo siya eh. So, ibig sabihin, matapang siya, sundalo eh. Kaya lang, sa bahay, may general. Dahil natatakot kang humakbang, kaya nahadlangan na ma-develop ang iyong full potential. Alam niyo po ba, sa totoo lang, dapat karamihan sa atin, eh hindi lang ho, tagapakinig na lang. Dapat ang ilan po sa atin ay nasa antas na ng naglilingkod na sa Panginoon. Humaharap na sa maraming tao at nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon, kadakilaan niya, hindi naman nangailangan maging pastor ka para gawin mo yun. Yan. Sabagat tayong lahat bilang mananampalatay, binigyan po ng Diyos ng task or assignment o tungkulin na dapat po nating ipahayag ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating kapwa. Kaya lang kung atin pong iisipin, may mga dahilan po kung bakit hindi natin ito nagagawa. May mga humahadlang. At isa po sa hadlang na yan ay yung tinatawag na fear, takot. Because of fear, it keeps you from becoming all God wants you to be. Dahil sa takot, ito yung humahadlang dun sa layunin ng Diyos na maganap yung disenyo niya sa buhay nating lahat. Alam niyo, kung ako po ay hindi ko na-overcome yung fear, hindi ako magpapastor. Kasi it is not my attitude to face people, lalo na yung maraming tao, ayaw ko po nun. Gusto ko pong konti lang yung kausap ko, gusto ko pong madalas na mag-isa. So, anong tawag doon? Introverts. Meron naman yung kahit bawalan mo, talagang kahit sino, walang makakapigil sa kanya. Gusto niyang laging kausap ang lahat kahit wala nang kwenta yung sinasabi niya at wala nang interest yung nakikinig sa kanya. Kulang ba na sensitivity? Pero gayunpaman, may mga ganun po. Ang tawag doon, yung mga extroverts. Yung lumukot nung pandemya, yung bang nawala ng sigla kasi hindi siya makalabas, hindi siya makapunta doon sa lugar na kung doon yung puntaan, yung madalas maglakwat siya, yung mahilig mga kapitbahay, yung mga yon. Pero yung lumusog at sumigla, yung mga introverts, yung bang sanay ba na kahit ma-isolate sila sa isang lugar, yung buhay nila nagpapatuloy. Ayan. So, kung hindi ko na-overcome yon, I don't think that I can be able to stand up in front of people and share the gospel of Jesus Christ in the way I'm doing it right now. Hindi, ganun bang bagay? Pwede akong mag-share one-on-one, magagawa ko po yun. Or by twos or by threes, magagawa ko po yun. But facing a lot of people, hindi ko po ugali yon. Take note of, hindi ko po ugalin, hindi po ako lumaki na gano'n ang aking pagtanaw. Ayan. Yun po yun. So, unawain natin, hindi lahat ng tao, katulad nyo na kahit sino, kausap. Lahat ng mayor, kabarkada. Di ba? Ganun eh. Pastor, tignan nyo, picture-picture ba, mahilig ba mag-selfie-selfie. Lahat ng tao, artista, sikat na politician, nasa Facebook kasama niya, parang socialite people. Yun. So may mga ganun. Pero ganun pa man, kahit na ganun ang attitude mo, may takot ka pa rin. Iba-iba yung takot. Yan.
Takot din marahil ang dahilan kung bakit hindi mo maitaguyod ang isang pamana that will last forever. Yung bang dapat iniisip natin, ano yung legasya o legacy o pamana na atin pong iiwan bilang tatay? Dapat mabuting tatay. Yan ang ipamamana natin dapat sa ating pong mga anak. Tama po ba yun? Dapat pag bilang nanay, maging mabuting nanay. Bilang isang lingkod, maging mabuting lingkod. Yun po yung pamana na dapat natin itaguyod sa mundong ito at dapat po nating iwan sa daigdig na ito. Pag naalala tayo, ang naalala nila, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi, pag naalala ka, buti na lang, namatay na yan. Kasi wala ka kwenta-kwenta yung buhay niyan. Problema lang sa lipunan niyan. Ang hirap kapag ka ganun, yung iniwan nating pamana, di po ba? Bakit po ang problema ay hindi natin maitaguyod yung ganong pamana salman tayo naroon? May mga kabiguan tayo doon. Ang dahilan marahil ay takot na tumayo sa katwiran ng Diyos. Kaya madalas tayong mahawa sa takbo ng mundong ito. There are many kinds of reason in this world that causes us to fear. Marami pong dahilan sa mundong ito na nagdudulot sa atin ng pangamba. But let me share to you three common kinds of fear that will keep us from developing our talents and accomplishing our life's purpose based on God's program. Alam niyo po ba na may layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Nandiyan po ba tayo? Ano ba layunin ng Diyos para sa akin? Dapat inaalam ko yun araw-araw. Bagamat may plano ang Diyos sa kabuuan ng buhay ko, bilang pastor, bilang tatay, bilang isang mister sa aking kabiyak, bilang lolo sa aking apo, dumarami na yung apostolic ministry na yun. Bilang lolo sa aking apo, at bilang kaibigan sa aking mga kaibigan, kapwa lingkod ng Diyos sa aking kapwa pastor, at isang mamamayang Pilipino, na mabuting Kristiyanong mamamayang Pilipino, bilang isang Filipino citizen. At sa isang banda, blessed na rin Lord ng kanibagong citizenship, ang senior citizenship. Yeah. Hallelujah. Paano ko may tataguyod ang magandang buhay na kung saan ang Diyos ang nangingibabaw, ang nagniningning ay si Kristo. Let your light so shine that they may see your good works, so that through our good works, they may glorify, we may glorify our Father which art in heaven. Na dapat nung nagliliwanag yung buhay natin upang sa ganon, sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa nating maganda, na nakikita sa atin, naluluwalhati nila ang Diyos, napaparangalan ang Diyos. Okay, ano po yun? Mga bagay na humahadlang. Unang humahadlang na takot sa ating mga sarili upang hindi natin magawa yung bagay na nararapat, itinatawag na self-doubt. Pag-aalinlangan sa sarili. Yan. Kapag nag-overcome, kapag na-overcome ka ng pag-aalinlangan, tiyak na mahirapan kang humakbang o sumubok man lang. Yan. Kasi nag-aalinlangan ka eh. Meron pong nag-aalinlangan, di mo na ako kukuha ng board exam kasi baka hindi ako pumasa. So, hindi mo nga gagawin yun kasi nag-aalinlangan ka. Ang tawag doon, self-doubt. Marahil kulang ang pag-review mo, hindi enough kang handa na hawakan o harapin ang bagay na yun. You can just do it. Yan. It keeps people locked in a prisons and unable to develop their potential. Yung tinatawag na self-doubt, pag-aalinlangan sa sarili. This is actually, ang tawag dyan ay fear of failure. Bakit ka nag-aalinlangan? Kasi natatakot kang bumagsak. Natatakot kang mabigo. Hello. Sino po dito, 45 years old na, ni minsan hindi niya naranasang manligaw? Okay. Oh, alam ko naman po, hindi naman lahat ng tao ay, meron po mga tao prepared to be single. They are called blessed single po ang tawag doon. Pinagpalang nag-iisa. Ayan, sa buhay. Pero hindi nangangol nag-iisa, wala siyang kausap. Nag-iisa, wala siyang kasama. Prepared niya, sarili niya na ganun. Ako po, may mga kapatid po ko, yung youngest of my sister, the youngest sister, tsaka youngest brother ko, remain single po sila. They prepared to do that. They prepared to, ano pala, to be that way. Gusto nila nun eh. Ibig sabihin, they enjoy living alone, enjoying the world. Kasi nga, kapag may pamilya ka, hindi mo magagawa yon. Yung magdadive ka, pupunta ka ng bundok, magmamountain climbing ka, yung pumanggang gawain, kapatid ko ngayon, na-retire na siya. So yung ganun po, single po siya. So, ibig sabihin, kahit na anong himok mo, o ano ba, magsisettle ka ba?
Pag magsisettle ako, poproblemahin ng asawa ko, hahanapin ko sa anak ko. Hindi naman siya pwede umakit sa anak, ganito, ganito. Ibig sabihin, he prepared to do that. Hinandaan niya yung bagay na yon. So may mga pagkakataon po na doon po sa mga single blessed, hindi ho nangangahalugan, lagi kayong malungkot. Mas malungkot pa nga yung mga double eh. At saka mga triple, quadruple relationship, ang lungkot niyan. Ang gulo ng buhay niyan. Fear of failure. Takot na mabigo. Okay. Natatakot kang subukan kasi natatakot kang mabigo. But failure doesn't have to be fatal. In fact, fear of failure is far worse than failure itself. Mas grabe yung hindi mo sinubukan kaysa dun sa natatakot kang subukan. Alam niyo po ba yun? Mas grabe yung hindi mo sinubukan kaysa dun sa natatakot kang subukan. Yan. Failure can be good things. Alam niyo po ba, wala ni isa sa atin ang kailanman sa buhay niya hindi nabigo. Hello? Sino po dito hindi nakaranas ng failure? Lahat tayo marahil nakaranas nun. Meron akong nabasa, sabi ni Theodore Roosevelt, basahin ko po sa inyo. The only man who never makes mistakes, ang taong hindi nagkakamali. Ayan, meron pala nun. Sa dinyo. The only man who never makes mistakes is the man who never does anything. Ang taong hindi nun nagkakamali, yung taong wala man lang ginagawa sa buhay. Ayan. Di ba ba? O kung kayo nagkamali, may ginawa ka. Nagkamali ka nga lang. Hindi ho masama ang magkamali. Ang masama, gumawa ng kasamaan at kasalanan. Yun po. Amen. Sino po ba hindi nagkamali? Ako, madalas ako magkamali. Pag magsaing, buti na lang may rice cooker. Iiwan mo na lang. Pagkawala, dati, hindi. May tutong na sa ilalim, may tutong pa sa gilid, may tutong pa sa ibabaw. Sa akin nakakita na ganun, sinaing na puro tutong. O nagkamali ka. Ibig sabihin, you fail to cook proper proper foods, di ba? Ganun po yun. May pagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali. Kaya lang, yung iba, hindi nila sinusubukang gawin yung natama kasi they fear of failure. Bigo sila or natatakot sila mabigo. Yan, sa buhay nila. Kung nabasa niyo po yung insight na pinadala ko po, ipinost ko sa ating Facebook, may kinalaman po yung bagay na ito. It's time to redefine failure. Dapat pong i-redefine natin ang failure. Ano ba ang kabiguan? Ano bang ibig sabihin nito? Okay. Have you ever experienced failure in life? Naranasan niyo po bang mabigo sa buhay? Hello? O doon sa mga hindi umaamin, wala kang ginagawa sa buhay. Okay. Ano ba ang pakiramdam ng taong bigo? Aber, ano ang pakiramdam ng taong bigo? Malungkot, walang sigla, ano pa? Yung iba nang-aaway, huwag mo kakausapin, masama loob ko, bigo ako. But first, let's define what failure is. Failure is defined as a lack of success or the inability to meet an expectation. Pag sinabing failure, ito daw yung kulang ka sa tagumpay. Lack of success eh. At saka, inability, hindi mo maabot yung expectation na hinahanap mo. Yan. Ang problema ay ganito. The problem is, marami tayo nababalita na nakararanas nito. At ang malungkot, maging lahat tayo ay nakaranas nito at makararanas pang muli. Ulitin ko yung sinabi ko. Failures, lahat ng bagay na yung kabiguan, naranasan natin ito. Mula nung pagkabata hanggang sa pagkakataong ito. At ang malungkot, mararanasan pa rin nating muli. Subalit sa kabila ng ating kabiguan, salamat may Diyos tayo na marunong umunawa. Marunong magpatawad. Marunong mahabag. Ang sabi nga ni Apostle Pablo, Romans chapter 7, hindi ko maintindihan na aking sarili. Madalas yung madinig ito sa akin. Hindi ko maintindihan na aking sarili. Yung gusto kong gawin na hindi ko nais gawin sapagkat mali, ang isa kong nagagawa, yung ayaw kong gawin, na tama naman, na gusto ng Diyos na gawin ko, ang hindi ko magawa, kahabag-habag naman yung kalagayan ko. Sino ang tutulong sa akin sa malungkot kong sitwasyon? Sabi ng Romans chapter 7. Buti na lang may Romans chapter 8.
Salamat sa Panginoong Jesus. Dahil kay Kristo, tayo po ay merong kapatawaran at pag-asa sa kinabukasan, sa kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu. Thank God. So let's admit na meron tayong mga failures. At kuminsan ang kabiguan, hindi mali. Ang mabigo. Meron pang isang ilustrasyon ako nabasa. Ang sabi niya rito, yan. Ang sabi niya, Edison spent more than $100,000 to obtain 6,000 different fiber specimens. And only 3 of those proved satisfactory. Ba, tingnan niyo. Gumugol siya ng malaking halaga, nag-experiment siya ng libu-libong kaparaanan, 3 lang ang okay. So, ang dami niyang failure. Di po ba? Ang sabi nga ng presidente natin, ano ba pagkakaiba ng 100 sa 75? Pareho naman pasado yan. Ang may bigat, 74. So kaya lang, dahil 74 ka, ibig sabihin ba, failure ka na? Marahil, kasi hindi ka pumasa doon sa angkop na inaasahang grado. Pero hindi natatapos doon ang buhay. Amen. Hindi natatapos doon ang buhay. So the problem is, all of us ay may nakaranasang kabiguan. May mga bigo sa pag-ibig, wala niya sa Caloocan Bettel, bigo sa pag-aaral, sa trabaho, sa paglilingkod, sa kanyang mga pangako, bigo na to pa rin, bigo sa responsibilidad, kaya ipinapasa sa iba, okay? At nasisisi siya. At marami pang iba. To open we tie failures to our sense of self-worth. Self-worth, self-esteem, pagpapahalaga sa sarili, and self-acceptance. At kadalasan po, yung kabiguan na yan, tayo na rin ang nagdulot. Bakit? Kasi meron tayong mataas na inaasahan, hindi natin maabot. Diba? Meron tayong mataas na inaasahan. Kailangan maging mukha kong artista. Kaya lahat ng sabon, ginamit mo lahat ng pampaganda, kinuskus mo na sa katawan mo, ay hindi nangyari. Ay bakit ba? Bigo ka. Kasi ang taas ng expectation mo, ang taas ng pangarap mo, ang taas ng hangarin mo. Sino nag-set nun? Ikaw. Eh ang sabi ng nanay mo, ang linaw-linaw, ang ganda mo anak. Kaya lang, kinukumpara natin ating sarili sa iba. So we fail in our expectation. Ang dahilan, tayo naglalagay ng standard. Hello? Tayo naglalagay standard. Kaya nga, ano ba karapatan nating humusga? Ano sa palagay niyo, Pastor, ang ginawa niya, mali ba o tama? Bakit mo ako gagawing hustisya? Ang tungkulin ko, mangaral at hindi humusga. So, hayaan na natin ang Diyos ang bahala doon. Amen po ba? Hallelujah. Okay. The expectation we fail to meet is often our own or one that we have created in our own mind. Ikaw naglikha na sa isip mo eh. Yan. And expect mo yun. Yan. Sa buhay. Ang sabi ng Proverbs chapter 29 verse 25 ay ito. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sa Tagalog, huwag mo ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Bakit? Kasi yung iba, natatakot pong mag-try kay gawin ang isang tamang bagay. Kasi baka kung anong masabi ng kapwa. Ayan. Di ba? Pagka sinabihan, baka magalit. Baka pagtawanan ako. Ayan. So, dahil dun. Alam niyo ba na ang paboritong tools na ginagamit ni Satanas para manghina ang ating pananampalataya ay ang fear of failure. Takot kasi baka hindi magtagumpay. O siran mo yung kapatid mo, yung kaibigan mo. Bakit hindi mo magawang ibahagi yung pagmamahal ni Kristo? Kasi natatakot ka, baka mapahiya. Natatakot ka, baka hindi mo patanggap kay Lord. Fear of failure. Natatakot ka, baka hindi mo masagot yung tanong nila. Kaya Pastor, kakabisay ko muna ang Biblia bago ko share si Lord. Kapatid, kahit isang taong gawin mo pagbabasa, hindi mo makakabisa yan. Kung ano yung nasa puso mo na isinukit ng Lord sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, ibahagi mo yun. Kaya lang kumisan din natin magawa. Bakit? Natatakot tayong gawin. Baka tayong mapaya. Natatakot tayong gawin. Kasi, anong dating? Wala tayong kakayanan. Ayan. Hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos
Tapos patuloy pa rin tayong nababahala sa mga sasabihin sa atin ng ating kapwa, lalo na sa panahon na tayo po ay nakararanas ng kabiguan. Diba? Halimbawa, pag-pray mo yung kapatid na yun, may sakit. Eh, ako nga, may sakit eh. Hindi ako gumaling-galing. Ako pa mag-pray. Nakita niyo ba yun? So, ano yung nangyayari? So, self-doubt. Nag-aalinlangan tayo sa sarili. Hindi naman ikaw magpapagaling eh. Inuudyok ang kalang Lord, gawin mo yon kaysa sa buhay niya. Maaring ikaw ang gawing instrumento ng Lord para gumaling siya. At pagka ginawa yun, baring yung kapangyarihan ng Panginoon na dumaloy sa iyo para sa Kanya, dumaloy siya, pabalik sa iyo, at ikay gumaling din naman. Ang problema lang, yung pagsunod, dahil natatakot tayong gawin, kasi baka tayo mapahiya at ano masabi sa atin. Di ba ganun? Sinisiran mo ako, yung buhay mo nga, hindi mo mabago. Di ba? Tatakot tayong gawin yun. Kaya kailangan maging perfect tayo. Kailangan walang mali. Naranasan niyo po ba yun? Gusto mo nang magalit? Ayun pong magagawin? Bakit? Baka mapulaan ka. Pero kailangan mong gawin. Naalala ko po ako, nagtatrabaho pa. Yung mga trabahador kong tamad, gusto kong pagalit. Kaya lang, mamaya may Bible study kami. Baka hindi dumalo. Pag pinagalitan ko, baka ganito. Kaya lang, kailangan ko ituwid yung mali. Sa papaanong paraan. Di kausapin mo ng personal, huwag mo ipaya sa kapwa niya, at ituwid mo yung bagay na dapat ituwid sa kanya. Nang may pagmamahal. Yun naman po yun. Wisdom tells us to do that. Amen. So kaya kailangan ma-overcome ko yung fear. Ayan. So may fear. Okay. So, we cannot serve God and constantly worried about what other people think. We have to move on. We have to trust God. Kung tayo man ay bumagsak, we got to stand up. Pag bumagsak ka, tayo lang, kapatid. Amen. Sabi nga ng iba, nung napatid eh, para hindi siya mapaya, kaya niya yun? Diba? Nahulog sa hagdanan, di ang sakit. Lahat nakatingin sa inyo, oh, kaya niya yun? Tapos sasabi, uulitin ko po. Wag na. Diba? Okay, we got to stand up and move on. If we sin and made mistakes, we must repent, ask forgiveness, and ask God to give us a fresh start. Yun lang. Amen. Hallelujah. So how do we get rid of fears of failure? Paano natin mapagtatagumpayin yung takot sa kabiguan? Okay. Isa sa mahalagang paraan ay ating i-redefine what failure is. Yun po yun. Nasa akin pong insight kanina. Ito po yung nilalaman nito. What is failure? And now I redefine. Neredefine po natin yung failure. Failure is not to reach, is not failing to reach our goal. Hindi dahil sa hindi mo naabot ang goal mo, ay failure ka na. Hindi dahil sa hindi ka pumasa sa board, failure ka na. Yung po, the mere fact, hinarap mo yung katotohanan, kailangan mong harapin yon, kailangan kumuha nito. Alam niyo po ba, di nakabiguan yon, nagtagumpay ka na. Na kung failure ka doon sa 8, sa grade, and then try again. Try again. Yung iba hindi na eh. Meron ako kakilala, kaklase ko. Pastor, June, hindi na. Kasi tatlong beses na akong bumagsak eh. Kapatid, bilib ako sa'yo. Bakit? Bilib mo, nagawa mo tatlo. Dagdagan mo pa. Baka naman pang-apat. Upo, yung pang-apat po, nasa top 10 siya. Wow. Oo. Tingnan nyo nga naman, nasa top 10 siya. Board exam namin. After 4 tries. Kaya niyo yun? Di ba? Oh. Praise God. So let's redefine what failure is. Okay. Failure is not having a goal. Failure is not failing to hit your target. Yan. Halimbawa, nagsushoot ka ng bola. Sa 10 bolang inihagis mo sa ring, eh, wala man lang sumut. Oh, ang tanong eh, nagtagumpay ka ba? Nagtagumpay ka, bakit? Eh, kahit papano, tinamaan mo yung ring. Kadalasan kasi ringless at saka netless. Hindi na tumama sa ring, hindi pa tumama sa net. And then, try mo uli. Kasi, 100 tries, malamang, kahit isa, makakahit ka. Ganun lang yun. Amen. Kaya lang, yung iba, ayaw talaga mag-try.
So failure is not having a target. Failure is not falling down. But failure is refusing to get up and help and ask for backup. Hindi po yung bigo yung ikaw bumagsak, natapa ka. Ang kabiguan, yung hindi ka na bumangon sa yung pagkakabagsak, yun po ang kabiguan. Diba? Totoo lang, lahat tayo nagkakamali. Ako rin, madalas ako nagkakamali ng desisyon. Madalas po akong nag-iisip, Lord, bakit ko nagawa yun? Bakit ko ginawa yun? Bakit ito? Sino dito hindi man lang nagkamali sa buhay niya? Diba? Nagkakamali tayo. Kakamali. Pero hindi nangangahulugan, nagkamali ka, failure ka na. Ang failure, yung alam mong masama at mali, ginawa mo pa. Failure yun. It leads us to what? To condemnation. Ang failure is refusing to get up. Kapag ikay bumuwal at ayaw mo nang bumangon pang muli, then you are a failure. You are never a failure until you quit. Ulitin ko pa yung sinabi ko. You will never be a failure until you quit. Ay, kaklase ko, tontuwa ako eh. Sabi ko, praise God. Kung ako, first try, pumasa. Siya on the fourth try, nasa top 10 pa. Nasa top 5. Wow! Hello! O, kaya niyon? Ulitin ko, kaya niyon? O, take 10. Baka na pagdating ng take 10, nasa top 1 ka. O. Kung hindi mo pa naman nakabisa lahat yung... problema na lang kung hindi ka nag-review. Ayan, di ba? Hindi ka nag-review. Hindi mo talaga pinagandaan sarili mo sa bagay niyon. Ayan. So if we are attempting something for the glory of God, that's a good thing to do. Kasi sinubukan mong gawin ang mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Matapos mo man ito hindi, hindi ka failure. Bakit? Ginawa mo eh. Hindi mo nga lang natapos. O baka naman dahilan po, eh, ibang magtatapos ito para sa kaganapan ng layunin ng Diyos. Di po ba? Si David, nangarap siya na patayuan niya ng templo ang Panginoon. He tried, but he failed. But hindi nangangahulugan, hindi niya naipatayo, failure siya. Sino nagpatayo? Yung anak niya. Si Solomon. Pero failure ba si David? Hindi. Kasi, sinunod niya ang Panginoon kahit papano sa buhay niya. Yun yun. Kaya when we talk about failure, marami niyan sa mundo. Pero when we think about God's goodness sa kabila ng ating kabiguan, hindi natatapos yung buhay sa iniisip nating kabiguan dahil nabigo ka. Isipin natin ang kahalagahan ng buhay na nilikatay ng Diyos sa layunin na meron pong magandang nilaplano ang Panginoon. Tiyak na may makikita tayo na mas masipag. Okay? Isa pang paraan upang ating mapagtagumpayan ang fear of failure ay ang pag-iwas natin na ikumpara ang ating sarili sa iba. Bakit? Kasi ito po yung problema ng marami. Hindi mo ma-enjoy ang mga bagay na meron ka kasi nakatingin ka sa iba. Hindi mo ma-enjoy yung television mo nakasinlakin ng tablet. Tablet, ganun ba kalaking tablet? Television, maliit lang. Kasi, yung kapitbahay nyo, ang laki ng TV, halos hindi kumasa sa kanilang pintuan nung ipasok ito. O nainggit ka na. Hindi mo na ma-enjoy yun sa'yo. Bakit? Kasi nakatingin tayo sa iba. Yan ang problema ng marami sa atin. We compare our behavior, our culture in this world kaya hindi natin ma-enjoy yung anong bagay na binigay ng Diyos sa atin. Hindi mo ma-enjoy. Kasi yung katabi mo, habang nagbibilang sweldo, napapabilang. Hindi pa matapos-tapos. Yung sweldo mo, hindi mo na kailangan bilangin. Kasi alam mo kung ilan lang. Anong nangyari? Naiinggit tayo. Bakit? Kasi ganun sa kanila, ikaw ganito lang. Bakit hindi mo na-enjoy yung blessing ng Lord sa'yo? Kasi we look at others. At nagkakaroon tayo ng inggit. Ayan. Tingnan nyo. So iwasan natin yung ikumpara. Kaya meron tayong fear of failure. Tiyak na makakakita tayo na mas masipag kaysa sa atin. Sa totoo lang. Tumingin ka sa katabi mo, tumingin ka sa kapwa mo,
tiyak na may makikita kang mas masipag sa inyo, mas magaling sa inyo, mas maganda kaysa sa inyo, mas matino kaysa sa inyo, mas expert kaysa sa atin. At pagka nakakita tayo ng ganon, lagi tayo nakatingin doon, anong resulta nito? Madi-discourage kayo sa inyong sarili kasi wala kayong ganon. Di ba? Kaya lang, on the other side of the coin, eto naman. E tiyak naman, meron kang makikita na taong mas masipag kayo kaysa sa kanya, mas marunong kayo kaysa sa kanya, mas maganda ka kaysa sa kanya, okay? Mas magaling ka kaysa sa kanya. Amen! O tingnan niyo katabi niyo, o di ba, mas angat kayo kaysa sa kanya. Kaya lang, ang danger niyan, baka maging palalo ka. Yun ang danger nun. Aba, mas magaling ata ko kaysa sa kanya, ha? Ngayon, dapat ako tinatanong niyo, hindi siya. Abay, mas maganda ako kaysa sa kanya. Dapat ako number one, hindi siya. Yun po yun, nagiging palalo. Yan. So, medyong negatibong aspeto yung bagay na yun. Yan. Di ba ba? Nagkakaroon tayo ng full pride. You're always going to find somebody who's not doing a good job as you are and you become full of pride. Yan. But both of them will mess up your life. Okay. Kaya nga, ang discouragement at ang pride will keep us from serving God's purpose for our lives. Ang sabi ng sa Book of Galatians chapter 6 verse 4 ay ganito. Ano sabi ng Biblia? Suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang iambing pa iyon sa gawa ng iba. Hello. Enjoy the fellowship of your church. Don't compare that with other church or other churches. Kasi kuminsan kinukumpara. Kaya kung minsan, yung pag-worship mo sa Panginoon, hindi mo maibigay ng ganap kasi iniisip mo dapat ganito. Kasi sa kanila ganun. Kapatid, ano ba yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? Yun ang mahalaga. Nandiyan po ba kayo? Hello? Sino po may Bible? Na-enjoy niyo po bang basahin ang Biblia niyo? O kailangan niyo magpalit ng Bible? Pag ibinigay ko po itong Bible ko sa inyo, mind you, nyo po bang basahin nito? I doubt it. Kasi kung meron kayong Biblia, hindi nyo na-enjoy, kahit bigyan ko inang bagong Bible, hindi ma-enjoy. Kasi ang enjoyment, attitude of the heart, connected to God. Amen. Nandiyan po ba tayo? Kaya yung ma-enjoy mo yung worship sa Panginoon, kahit saan ka nandun, it is an attitude of the heart connected to God. Kahit nasa ilalim ako ng puno ng mangga, kung ang puso ko nakonekta sa Diyos, okay, masasamba ko siya ng higit. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Glory be to God. At salamat po, naka-aircon tayo dito. Eh kung patay natin yung aircon na yan. Do we still enjoy worshiping the Lord? Dapat. Bakit? Kasi hindi nakasalalay dyan yung enjoyment natin. Ang enjoyment natin is na sumamba at maglingkod sa Panginoon ay nakakonekta sa ating puso, nakaugnay sa Kanya. Hallelujah. Ano man sitwasyon, ano man ating kalagayan, magagawa natin ito. Amen. Speaking of pride, did you notice that the Bible says there is a legitimate pride? Patungkol naman sa pagiging, ano ba Tagalog sa pride, yung mapagmalaki, pagmamataas. Okay. May dalawang klase kasi ng pagmamataas eh, pagmamalaki. May good kind of pride at may bad kind of pride. Ano na, may good kind of pride? Meron po. Ang good pride, ito yung bad muna. Bad kind of pride is comparing. Yung magaling ako kaysa sa kanya, okay. Mabuti ako kaysa sa kanya, expert ako kaysa sa kanya, maganda ako kaysa sa kanya. Yun po yung bad kind of pride. Ang good pride kind of pride, ito naman yung po yun. Ay, I'm proud of my God, for He is a great God. Ayan. Pinagmamalaki ko ang Diyos. Alam ba, pinagpala ako ng Panginoon kasi ang Diyos nasa buhay ko. Ayan. Pagmamalaki yun, na kung saan ang Diyos ang itinataas. Ang tawag doon, good pride. Amen. Ayan. Amen. Hallelujah. Iba naman yung chicken pride. Yan. Mahal na ngayon yan. Kasi nagkukulang daw na supply. Joke lang. Excuse me. At the end of the day, when we get to heaven, hindi tayo tatanungin ng Diyos at sasabihin sa atin, bakit hindi mo kamukha at katulad si so-and-so? Yan. Dapat matuwa tayo kung ano yung pagkalika sa atin ng Diyos at gawin natin nararapat ng ayon sa kalooban niya sa buhay natin. Huwag natin kumpara. Kahit nga sa mga kapwa ko lingkod, sabi ko, huwag nyo ikumpara yung paglilingkod nyo sa paglilingkod ko.
Kasi iba ang dealing ng Diyos sa buhay ko. Iba rin yung style ng pangangaral ko. Iba rin yung paraan ng pamumuno ko. So, you can model me, but don't copy. Don't Xerox me. Allow the Lord to work wonders in your life as individual. Kasi may specific plan si Lord sa bawat isa sa atin. Kakaiba yun. Hello, para lang sa'yo at sa akin. Amen po ba? Di ba? Tingnan nyo, ang pamilya ko, hindi nyo pamilya. Bakit? Nilaan ako ng Diyos na maging tahanan ko yung pamilya ko ngayon. Yun po yun eh. Di po ba? Ganon din sa bawat isa sa atin. So meron pong purpose, layunin, individual, specific ang Diyos sa buhay natin. Kaya huwag natin maliitin ang ating sarili sapagkat nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Amen. So let go of our fear of failure dahil lahat ng ating sinisikap na gawin para sa Diyos, okay? Dahil sa ating pananampalataya ay mabuting gawain anuman ang maging resulta nito. Matapos mo man o hindi sa panahon na kunin ka ng Lord, ang mahalaga niyang ginagawa mo ito sa Panginoon. Amen. Huwag kang matakot. Bakit? Ang sabi po ng Awit 139 ay ganito. Don't let doubt keep you down. I'd rather attempt to do something for the glory of God. Bakit? Ang sabi po ng Awit 139 verse 14 and 15. O 14 and 15. O 14 lang. Ang sabi ron, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sa Tagalog, ang sabi ni Haring David, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Tingnan nyo yung mga kamay. Alam nyo po, malami pong magagawa yan. At nagawa na ito. Kaya naniniwala man ako, karamihan sa ginawa ng kamay nito ay puro kabutihan. Amen. No, tingnan nyo yung mga kamay nyo. Saan nyo ginamit yan? Sa kabutihan mo, sa kasamaan? Ay siguro naman sa kabutihan. Ibig sabihin, the wonders of God's creations. Tingnan nyo yung mga mata na ito. Diba? Pansinin nyo yung mga bagay na nakikita natin. Ano na-appreciate natin? Kung madalas mong pinapansin ang mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos, then you are gaining grounds. You're overcoming fear. Kasi natutuwa ka, Panginoon, salamat po. Yung kapatid na tumanggap sa iyo. Panginoon, salamat po. Nadininig ko yung naing niya. So, abutin ko ng tulong siya. Panginoon, salamat po. Nadadama po yung bakit niya. Kaya, Panginoon, nananalangin ko para sa kanya. Tingnan niyo. Bakit? May kakayanan tayo, nakakaiba, ninilika tayo ng Diyos na may ganung kakayanan. At huwag natin malitin ang ating mga sarili. Don't doubt yourself once na ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin. Kasi malaki ang magagawa niya sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. May can do that. Amen. Pangalawang dahilan kung bakit po tayo natatakot. Isa po sa reasons ay yung tinatawag na yung self-consciousness. Yung iniisip lagi ang sarili. Lagi mong iniisip ang sarili mo kung ano ang sasabihin sa iyo ng ibang tao. Meron ganun, di ba? Meron ako intusan, Brad, ikaw mag-share doon. Pastor, wag ako. Ayoko. Bakit? Eh, nahiya ako eh. Baka ano sabihin nila sa akin eh. Hindi mo pa sinisubukan ano na sasabihin sa'yo. So hanggat hindi mo ma-overcome yon, hindi mo mapaglilingkuran si Lord. Yan po yun. Self-consciousness. If you worry about what other people think, nothing will ever get done in your life. You just have to do what God tells you to do. That's it. Period. Pag sinabi ng Lord, mag-pray ka. Di ba, minsan ganito, kakain na tayo, mag-pray tayo. Bakit ako? kakain na lang, mag-pray. Ayaw pa mag-pray. Bakit? Eh, conscious. Okay, kasi, baka mali yung prayer ko eh. Yan. Eh, bakit? Pag-pray mo lang naman pagkain. Huwag mo na ipag-pray yung Hapon. Huwag mo na ipag-pray Amerikano. Huwag mo na ipag-pray yung Giyera sa Ukraine. Pag-pray mo lang yung food. About to eat. Ganun lang. Kaya lang, hindi mo magawa. Bakit? Self-conscious. Baka hindi ko magawa. Ayan. Baka hindi ko kaya. Baka nasabi nila sa akin. Ayan.
Hindi ho mali na isipin natin ang ating sarili. Ulitin ko po yun. Hindi ho mali na isipin natin ating sarili. Hindi, maganda naman yung may consciousness ka, no? Be, bagong suklay ba ako? Hindi harap ka sa tao. Hindi mo inaayos sarili mo. Dapat conscious ka. Okay, di ba? Conscious ka. Bagong paligo ba ako? Nakabihis ba ako? Haharap ka, hindi mo iniisip yun. Eh, pangit naman yun. Kaya lang, yung over-consciousness naman, yung dapat mo nang gawin yung tama, hindi mo magawa. Eh, bakit? Kasi masyado kang nababahala kung anong iisipin sa iyo ng kapwa. Ayan, yun po yun. Okay, you just have to do what God tells you to do. That's all you're accountable for. Gawin mo lang yung pinagagawa ng Diyos kasi doon ka mananagot. Maliban doon, wala na. You're not called to be the best in the world. Hindi naman ikaw tinawag ng Panginoon para ikaw yung maging best na tao sa mundong ito. Hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw yung pinakasikat, pinakamagaling, pinakamalakas. Hindi ka naman tinawag ng Diyos para ilabas mo yung mga abs mo. Eh kung labas yung tiyan, bines ka nga ng Lord eh. Huwag mo nang itago yan, bines ka ng Lord eh. Di ba ma? Dapat may linaw sa atin ito. Okay. Kaya lang, ang mundo kasi may mga alok. Dapat maputi ka. Para katanggap-tanggap ka. Dapat matangos ang ilong mo. Dapat chinita yung mata mo. Dapat namamaga yung labi mo. Parang ganun ba? Dapat may mga tattoo ka sa katawan para at least dating mo in ka sa mundong ito. Kaya yung iba self-conscious, uy, may tattoo siyang ganito, patattoo rin tayo. Para in tayo. Kapatid, sa gawain po ng Panginoon patungkol sa pananampalataya sa Diyos, ang mahalaga niyan, conscious tayo na may Diyos tayong pinaglilingkuran at conscious tayo na tayo tinawag ng Diyos para paglingkuran siya. Ayan. Tama lang na isipin natin ating sarili, pero wag tayong padadala sa mga bagay na dala ng ating emosyon, kasi baka kung ano yung sabihin nila, baka hindi ayos yung sasabihin ko. Yung self-consciousness is an undue. Hindi tama, hindi nararapat, lalo na kapag kalabis at sobra. Awareness of oneself, especially when one thing is being observed by others. Yan, baka kasi ano iniisip nila sa akin. Tingnan nyo, no? May mga taong kasi ganun, may nakausap ako, bakit ka ba ganyan? Eh kasi pastor eh, baka naman kung ano iniisip nyo sa akin. Yung mga ganun ba, advance na yung isip niya na alam nyo, gugulo buhay mo, ma-stress ka. Kasi iniisip mo, nakakala mo, iniisip niya, mali ka sa ginagawa mo. So ano nangyayari? Siya masaya, ikaw malungkot. O sino talo dun? Ikaw. Yeah. Kaya tingnan nyo, ang mga taong matampuhin, sila yung taong lugi. Kasi bakit? Yung kinatatampuhan nyo, nakangiti sa inyo, ikaw hindi. Ay, sino lugi? Ikaw. Sino malungkot? Ikaw. Bakit? Sobrang consciousness mo sa sarili mo. Yun. Yun po yung problema. Bawat isa sa atin dapat may focus. Ito pong ano yan, ito po ang solusyon. We need to focus ourselves on what matter most. Ang sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Para ma-overcome natin yung wrong consciousness natin, we need to think of the Lord. Self-consciousness persons focus in on self. And how do we look life at? Okay, what do they think of? Do I fit in? Anong iniisip nila? Ako ba'y umaangkop sa kalooban nila? Pero pag nakapokus ka sa Panginoon, laging iniisip mo, Lord, anong kalooban mo? Anong katwiran mo? Anong nararapat, Panginoon, gagawin ko? Hello. Alam niyo kung minsan din natin may share si Lord sa iba. Bakit? Kasi conscious tayo sa sasabihin ng tao. Sa John chapter 14, may pangyayari po ito. Verse 42 to 43. Tingnan niyo po, basahin natin sandali itong third verse na ito. Ano sabi dyan? Ganun pa man, maraming pinuno ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Tingnan niyo. Sumampalataya sila kay Jesus. Kaya lang, inilihim nila ang kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil takot silang hindi na matangga o hindi natatanggapin ng mga Pariseo sa mga sambahan. May takot sila. Bakit? Baka kung anong sabihin ng mga Pariseo sa kanila, baka hindi sila tanggapin. Sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa ng Diyos.
lagi nilang iniisip kung ano yung mahalaga sa kanilang kapwa kaysa sa kung ano mahalaga sa Diyos. Lagi lang iniisip yung bang dapat inako sa kanya. Kaya tingnan niyo po, bakit hindi natin masuot yung mga luma niyong damit na pwede namang isuot? Alam niyo dahilan? Hindi uso, pastor eh. Hindi uso. Bakit? Ang damit ba ginawa para sa uso? Hindi ba ang pinaka-pin purpose niyan para panakip katawan at, di ba? Anong purpose ng dress? O tama lang, ilangkop mo sa okasyon, pero ano ba ang pinaka-main reason nun? Hello? Di ba? So, kailangan mong gumastos. Umangkop ka lang dun sa nilalayon ng mundo. Di ba? Eh, wala ka naman pang gastos. Uutang ka. Oh. So, saan katutak na ang utang mo? Hindi mo na mabayaran. Magpipray ka kay Lord. Malulungkot ka. Lalapit ka sa iyong kapwa. Hingi ka ng tulong. Hindi ka maabutan. So, lulungkot ang buhay mo. Bakit? Sa isang dahilan na hindi tama. Kasi naging conscious ka sa pananaw ng mundo at hindi mo naisip, ipokus mo muna sa Diyos at pasalamatan mo siya kung anong meron ka. Yung pong problema ng marami. Ito, nanalig sila kay Jesus, pero bakit sila nahiyang ipahayag ito? Kasi conscious sila, baka hindi sila matanggap ng mundo. Ang malungkot niyan, Kristiyano ka na, 10 taong ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, di alam ng kasama mo sa trabaho, Kristiyano ka. Bakit? Natatakot ka kasi. Kasi medyo nagkakaroon ka ng deeply self-consciousness na baka mapahiya ka at hindi ka matanggap nila. Kapatid, maganda, maaga pa lang kilala ka na nila. Amen. Ako po'y nagtatrabaho. Maaga ko pinakilala. Ako po'y isang lingkod ng Panginoon. At dahil alam nilang ganon, alam nila, ay hindi na pwedeng yayain yan. Mahirapan lang tayo, wag na nating isama. O totoo yun. Hindi nila ako sinasama sa kanilang kalukuhan. Nahiya na sila. Maaga pa lamang alam na nila yung bagay na yun. Pero tingnan nyo, ano makabutihan nun? Lumayo sila sa akin, pero dumating pagkakataon, panahon, nalapit sila sa akin. Pagka may problema sila, John, pag-pray mo naman, may sakitaan ako. Pwede mo bang dalawin? Opo. Nag-away kami ng mister ko. Pwede mo ba kausapin? Sige po. Sige nyo. Alam nila po, sa pasimula pa lamang, alam na nila posisyon mo. Napakahalaga nun. Kung yung peer of, yung consciousness ko, ang inisip ko, kung ano yung isipin nila at di ko ginawa ang layo ng Panginoon, magagawa ko ba ang bagay na yun? Hindi. Napaglilingko lang ko ba ang Diyos ng lubos? Hindi. Amen. Fear of man will prove to be a snare. Sabi ng Proverbs 29 verse 25. At anong dapat natin gawin? I-focus natin ang ating atensyon sa Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 2. Ang sabi roon, ito natin ang ating Panginoon Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ayan. Amen. Pangatlo at panghuli. As we become more conscious of Christ, we become self-conscious of self. Now, another thing that hinders us from doing good things to God at nagkakaroon tayo ng takot, yung tinatawag na self-pity. Self-pity. Ano yung self-pity? Habag at awa sa sarili. Bawat isa sa atin, every human being is prone to self-pity. Hindi ka nabigyan ng ayuda? Kawawa naman ako. Nalagpasan ako ng barangay. Pampihira naman yan. Unfair naman yung buhay. Parang... Sa totoo lang, unaware tayo na nagki-creep in yun, gumagapang sa isip at kalooban na damdamin natin yun. Yung self-pity na habag ang sarili natin. Alam nyo, ang ito po problema, pagka ang self-pity ang nangibabaw, nakasentro tayo sa ating mga sarili. Ito po kasing self-pityness, it was born from self-centeredness. Self-centeredness. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na self-preservation, sense of self-preservation. Alam niyo po ba yan, sense of self-preservation?
Pag merong aakmang sasampalin ka, anong normal mong gagawin? Hmm? Hindi, pastor. Binibigay ko pa nga parehong pisngi ko. Ganun ba yun? Hindi. Hindi normal yun. Pagka may aakmang sasampal sa'yo, iilag ka tiyak. Di ba? Hello? Iilag ka tiyak. Pag may mahuhulog ang bagay, iilag ka. O kaya sasaluin mo. Anong tawag doon? Sense of self-preservation. Sense of self-protection. Bakit? Normal yun. Kaya lang pagka out of bound na yan, nagkakaroon po tayo ng self-pityness. Ayan. Halimbawa, may pasong nahulog. Okay. Umilag ka. Okay. Eh sa pag-ilag mo, okay, eh may tinamaan. Hmm. Anong sasabihin yan? Umilag ka kasi kaya tinamaan ako. Sana hindi ka umilag. Pag ikaw naman tinamaan, anong sasating niyo? Eh bakit ba ako? Hindi na lang siya. Kita niyo po yun. Yung selfishness, hindi nawawala sa bawat isa sa atin. Nandyan yan. Hello? Nandyan yan. Kimana ng palataya ka kayo? Nandyan yan. Hindi ho nawawala yan. Mm-hmm. Hello? Nandyan po ba tayo? Oh, pagka may problema, anong una niyong iniisip? Halimbawa, may pandemya, o kaya naulit itong mga ganitong krisis, anong una niyong iniisip? Yung kapitbahay ba ninyo? Hindi. Ang una nating iniisip, yung sarili nating pamilya. Ay, anong dating nun? Self yun eh. So lahat tayo may angking selfishness. Selfishness. Kaya lang kapag umiral po yung awa ng lubos sa sarili, yun na po ang naging problema. When we decided that life has treated us as we have the great right to be treated, kakaroon tayo ng self-pity. Lalo na ho ngayon, ang mundo po ay, halimbawa, yung rights mo, ang tawag doon, inalis. Niyurakan ang iyong dignidad. Ano dating noon? Ba hindi pwede yun? Kung hindi ka naman makalaban, ang dating noon, nako, kawawa naman ako. Inaway ako. Nalugi ako. Natalo ako. Nabigo ako. Iniwan ako. Di ba? Ganon. Iniwan ako. Yun yung natural. Yan. At kadalasan, kapag ka ito nang ibabaw, hindi natin magagawa ang gusto ng Diyos. Hindi natin magagawa. Self-pity causes to sulk and obsess over our hurts. Kapag ka may self-pityness, lagi ka nakatingin dun sa nasaktan ako, nagugutom ako, nalugi ako. Lagi yung anong dahilan ng kirot at pain. Alam nyo si Job, dumating sa kanya yung self-pityness eh. Ang sabi ng Job chapter 2, mahaba po yun, nangyari sa kanya yung pinakamabigat na problema na naganap sa buhay ng tao. Nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, namatay lahat ng kanyang mga anak, okay. Nagkasakit siya mula ulo hanggang paa, hanggang talampakan. Ang tanong ay ganito, kung kayo nakaranas ng sitwasyon niya, hindi ba kayo mahahabag sa inyong sarili? Si Job, naranasan niya yon. Nung mabasa ko ngayon yung chapter 3, sabi, at last Job spoke. Nung dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan, walang masabi kaibigan sa kalungkutang bumabalot sa kanilang kalooban. Nakita nila ang kanilang kaibigan si Job. Sa ganong kalagayan, anong dating nun? Habag at awa. At dahil doon, si Job naawa ng lubos sa kanyang sarili. Kahit nabanggit niya sa verse 1, kinalaunan, nagsalita si Job at isinumpa niya ang araw na isinilang siya. Mahaba po yun kung babasahin yung chapter 3 na yan. Binanggit niya doon yung sama ng kalooban niya, yung kanyang awa sa sarili niya. Mabuti pang hindi siya isinilang. Self-pity. Not knowing na nilikasan ng Diyos na higit na pinagpala. There were two disciples who had spectacular failures, si Peter at si Judas. Kilala niyo yung dalawang yun? Hindi niyo po katabi yun.
si Peter at si Judas. Okay, dito po ako magtatapos. Both of each failed the Lord. Diba? Si Peter, nabigo niya ang Panginoon. Si Judas, ganun din. Ipinenta niya si Lord. Okay. Pero meron silang dalawang pagkakaiba. They responded differently on their failures. Iba, magkaibang ginawa nila sa kanilang kabiguan. Okay. Judas went out, naawa sa kanyang sarili, dumalo siya sa pity party, and then, naganap siya ng puno, pumunta siya sa hardware, bumili ng tali, at nagbigti. Yun. Naawa sa sarili niya. May ginawa siyang pagkakamali. Si Peter, iba. Anong ginawa niya? Nalungkot siya sa kanyang sarili. Nahabag siya sa kanyang nangyari sa kanya. Pumunta siya sa hardware, bumili siya ng lubin, naganap siya ng puno. Wala ko sa Bible. At anong ginawa niya? Nagduyan siya, hindi siya nagbigti. Nanumbalik siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad. Peter wept bitterly. Umiyak siya. Grieved about what had happened to him. Nalungkot siya sa ginawa niya. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Tinayo niya ang kanyang sarili, bumalik siya sa Panginoon, at pinalakad ng Diyos. Binigyan siya ng press start ni Lord. Na-overcome niya yung kanyang self-pityness. Alam niyo ba mga kapatid, as we wind up, walang dahilan upang hindi tayo magpatuloy kahit na meron tayong takot na mabigo. Ang kabiguan, parte na ho ng buhay. Ha? Alam, sa totoo lang, marami po akong pangarap at hangarin. Maging sa paglilingkod. At inisip ko, Lord, ito mga bagay na ito, bahay hindi ko nagawa. Ibig sabihin, failure ako doon. Pero bakit ko iisipin yung mga bagay na hindi ko nagawa? Hindi dapat isipin ko yung mga bagay na magagawa ko pa sa kabila ng mga bagay na pinangarap kong gawin para sa Diyos. Para masabing failure ako, hindi ko isipin yun. Kasi lulungkot lang ako. Ang dapat kong isipin, nilayo ng Diyos noong pamanding una. Anong sabi niya sa Ephesians chapter 2 as I wind up? Instead of living fear, believe what God says about you. Sa halip na ikay mabuhay ng may takot, maniwala ka sa sinabi ng Diyos sa iyo. Ano yun? Ang sabi niya dyan, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kaya huwag na nating isipin yung mga pagkakamali na nagawa natin noon kasi bagong buhay na kay Kristo. Minsan, ang dahil kung bakit di tayo makahakbang, ay kasi ganito. Hindi mo naman magpatutuo ng mga maling bagay. Yung iba kasi sobrang dami ng sinasabing mali, nakalimutan banggitin yung tama. Banggitin mo na rin yung tamang ginawa sa'yo ng Diyos sa kabila ng mali mong pamumuhay noon. Huwag mo nang i-detail yun. Huwag mo nang bunutin yung mga pako na nakabaon. Ang ihayag mo sa kabila ng lahat ng pagkukulang, may Diyos ako na nakahanda pa lang ayusin ang buhay ko at bigyan ng panibagong simulan sapagkat may layunin ng Diyos. Anong layunin niya? Gumawa ng kabutihan na noong pamanding una, itinalaga na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya look at our hands. Saan natin ginamit ito? Noong pamanding una. Pansinin natin ating mga mata. Saan natin ginugol ang pagtanaw natin ito? Ang ating tenga, saan natin ginugol ang pakikinig? Ang ating bibig, saan natin ginugol ang ating pananalita? Puro mura ba? O papuri sa Diyos at paghahayag ng kabutihan ng Diyos? O natatakot tayong gawin ang mga bagay na ito? Kapatid, instead of living in fear, believe what God says about us. Ang sabi niya, in Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us.
Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng kakayanan. Espesyal ang pagkakalikha sa iyo at sa akin ng Diyos. Huwag nating maliitin. Huwag nating ihambing ating sarili sa standard ng mundo. Ano man ang antas ng buhay natin, mayaman ka man o mahirap, sa Diyos, ang kaloob niya, pantay-pantay. Ang pagtitiwala niya sa atin, pantay-pantay. Ang pagmamahal niya sa atin, pantay-pantay. Ang pagliligtas niya sa atin, pantay-pantay. Ang tao lang at ang mundo ang naglagay ng kategorya niya yan. Di ba? Pag sinabi maganda, sino ba maganda? Ang sabi ng Biblia, we are created by God perfectly, fearfully. Amen. Kaya kapatid, sa nalalabing panahon natin sa mundong ito, di ba tama lang, nagawin na natin yung tama, paglingkuran ng Diyos, higing kabutihan, overcome yung fear, bagamat may takot at may failure, let's overcome fear. Remember, God has a perfect purpose and plan for us to do good. Maging mabuting tatay ka sa iyong mga anak. Maging mabuting asawa ka sa iyong kabiyak. Maging mabuting kapatid ka sa iyong mga kapatid. Maging mabuting magulang ka sa iyong mga anak. At maging mabuting anak ka sa iyong mga magulang. Maging mabuting kaibigan ka sa iyong mga kaibigan. Maging mabuting barkada ka at maka-Diyos na barkada sa iyong mga barkada. At maging mabuti kang lingkod sa Diyos. Sa abot na iyong kakayanan, huwag ka nang mahiyang gamitin ito at paglingkuran ng Diyos sa kakayanang ipinagkalo niya sa ating lahat. Huwag mo akong kopyahin. Sundin mo lang kalooban ng Diyos at maglingkod tayo pare-pareho sa Panginoon. Magtulungan, magpasanan, magpalakasan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Let's overcome fear that holds us back from doing what is right. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Praise. Malapit nang dumating ang Panginoon, nasa huling panahon na tayo. At kung meron man dapat nating pagpahalagahan at pag-ukulan ng pansin at panahon, ay ang buhay na nalalabi, maikli lang naman na panahon eh. Yeah. Ang buhay natin sa didig, maikli lang kapatid. Short. Balit sa kabila ng pagiging short nito, hindi ba dapat isipin natin, short pala. Panginoon, huwag namang masayang yung nalalabing panahon na yan sa buhay ko na hindi kita mapaglingkuran. Mula ngayon, hanggang sa buhay ko'y kunin mo, kailanman yun, pang magpapatuloy ako, Panginoon, ipahayag ka, ma-overcome ko yung lahat ng fear, mapaglingkuran kita. Kagiling ko lang kita, Panginoon. Hallelujah. Halingin natin sa Panginoon na tayo po ay ma-overcome natin yung self-centeredness. Ma-overcome natin yung maling self-consciousness. Yan. Ma-overcome natin yung ating sarili. Yung self-pity. Hatayaan natin ang Panginoon ang siyang maghari sa buhay natin ito. Hallelujah. Panginoon, salamat po, nandyan ka. Salamat, Lord, sa bawat hamon ng buhay, may paalala ka na nais mo kami magtagumpay. Panginoon, inaamin po namin ang katotohanan. Lahat po kami may mga kabiguan. May mga bigo kaming pangarap, bigong hangarin. May mga bigo kami, Panginoong, mga pagpapasya. May mga pagkakamali kaming nagawa. Sa mga oras nito, humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming kakulangan. Lord, forgive us from all of our mistakes, from all of our failures. Kung kadalasan po, Panginoon, yung sarili namin, Panginoon, ang aming iniisip. God, in the name of Jesus, we are praying in the name of the Lord. Tulungan mo po kami, Ama, na amin pong makita, Panginoon, yung layunin mo sa buhay namin ito, Panginoon. O God, bigyan mo kami ng tagumpay, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng biyaya, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Panibagong lakas at sigla. Panibagong pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Minsan pa hiniling po namin ang iyong basbas, ang iyong kalinga, ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon, O Lord.
May mga pagkakataon, Panginoon, pinag-aalinlangan namin, Panginoon, ang aming sarili at aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Lord, patawarin mo kami. Kung aming minamaliit, O Diyos, sa kakayanan namin, Panginoon, na ikaw ang nagkaloob. Tulungan mo kami, Panginoon, magawa namin yung tama lagi sa buhay namin ito. Hindi mo kami nilikha upang gumawa ng mali at mamuhay sa kasalanan. Nilikha mo kami, Panginoon, upang gumawa ng tama at mamuhay, Panginoon, na may katwiran. Papagtagumpayin mo kami, O Diyos, sa nalalabi po naming panahon sa mundong ito. Lord, bilang tatay sa mga tatay na nandito, kung meron man may problema sa kailang ugnayan, Panginoon, sa kailang mga anak, O Diyos. Ama, papagtagumpayin mo po kami, Panginoon. Maging mabuti kami, Panginoon, O Lord, halimbawa, maging mabuti kaming lingkod mo, O Diyos, bilang mga tatay, Panginoon, sa aming mga anak. Sa mga nanay na narito, Panginoon, papagtagumpayin mo po sila, O Diyos, God. Patuloy sila, Panginoon, magtiwala na nilikha mo silang espesyal, na maging mabuti kami lagi, Panginoon, bilang ina sa aming mga anak. Ganon din, Panginoon, anumang relasyon meron kami, O Diyos, sa daigdig na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, magtagumpay. At kung meron man pong, O Diyos, problema sa anong relasyon, Panginoon, na ngayon, O Diyos, iniiyak ng ilan sa amin, O God, abutin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lord, help us to overcome self-doubt. Help us, O Lord, to think about you. Tulungan mo kaming lagi naming isipin. Ikaw ay nasa sa amin at walang bagay na mahirap sa iyo na magagawa namin dahil ikaw ay nasa amin, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na may bahagi namin ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Ang pagliligtas mo sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, O Diyos. Ito po'y tungkulin naming lahat, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas, sigla, at kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang paming, Panginoon, mabanggit namin sa aming kapwa, O Diyos, lalo na sa aming mga kaibigan na gusto naming abutin, Panginoon, upang aming maibahagi sa kanila ang pagliligtas mo. Kaya lang meron kaming takot at pangamba, Panginoon, na gumakbang. Lord, tulungan mo kami mapagtagumpayan ang takot na ito sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo kami ng talino, kakayanan, tamang pangungusap, salita na maaari po namin mabanggit, Panginoon, sa aming kapwa upang sa ganun, O Diyos, maintindihan nila at maunawaan nila ang kaligtasang aming natanggap mula sa iyo. Lord, 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 you are our wisdom. You are our wisdom. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na alisin mo yung aming awa sa aming sariling sobra. Lord, hindi ho masamang isipin ang aming kapakanan. Alam mo po yun, O Diyos. Ikaw po ang lumikha ng bawat struktura ng aming pumbuhay. Dama mo po, Panginoon, ang aming nararamdaman. Ikaw naglagay ng aming emosyon. E alam kapag ang aming emosyon ay uncontrollable, O Diyos, mali na iyon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging matalino kami, O Diyos, na aming diktahan ang aming emosyon kung ano yung tama. Aming diktahan ang aming emosyon, Panginoon, kung ano yung makatwiran. Kung ano yung banal at yun ang aming yakapin at pahalagahan sa buhay. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, help us to gain victory, O Lord, to gain grounds over our fears in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Lahat po na may mga special request, pakitaas ang kamay. Hallelujah. Marahil meron kayong problemang pinansyal o may karamdaman ng ilan o problemang pampamilya. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, ang kapangyarihan mo po, Panginoon, wala pong limitasyon. Kaya mong abutin ang bawat problema. Sige po, pag-pray niyo po, huwag po kayong mag-alinlangan. Sa inyong kinatatayan, nandyan po ang Panginoon. Hallelujah. Be conscious of His presence. Be conscious of God's presence. Hallelujah. Glory be to God. Hindi ko na po kayo palalapitin dito sa altar. Sa inyo po natatayan, maging conscious tayo na ang Panginoon nandyan, kasama mo, katabi mo. Saan Diyos na magliligtas? Saan Diyos na nagpapagaling? Saan Diyos na makapangyarihan? Saan Diyos na yumayakap? Saan Diyos na nagpapasaya ng buhay? Saan Diyos na nagbabago ng buhay? Saan Diyos na nagbibigay ng tagumpay at katugunan sa ating mga suliranin? Hallelujah. He is a great provider. Hallelujah. Lord, we want to be conscious of this very moment, O Lord.
Embrace us, Lord. Embrace us with your presence. Holy Spirit, touch each and everyone's life in Jesus' name. Hallelujah. Yes, God. Walang mahirap sa'yo. Lahat na may mga nararamdamang sakit sa katawan, tasin yung inyong kamay, purihin mo ang Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, rebuke that sickness. Ano mang bahagi na yung katawan, hipuin na yung kaliwang kamay, itaas mo yung kanang kamay mo, i-offer mo kay Lord yung karamdaman na yan, and allow God to touch it in Jesus' name. Believe. Be conscious about the healing power of Jesus. Be conscious about the healing power of the Lord. Hallelujah! Yes, God. We pray, Lord. Heart failure, diabetes, hypertension, whatever, Lord God. Liver ailment, oh God, kidney ailment, in the name of Jesus. We pray for your healing touch. We are conscious of your presence. You are our God that healeth us. You are our great physician. Nothing is impossible with you. By your stripes, Lord, we are healed. Yes, we are healed. We are healed. We are healed. We want to be conscious of your presence, Lord, of your mighty power, in the name of Jesus. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Lahat po ng nangailangan ng hanap buhay, i-bless mo po, Panginoon, Diyos. Bigyan mo ng trabaho. Paunlarin mo ang negosyo, Diyos, in the name of Jesus. Empower them, Lord, in Jesus' name. Bless every businesses of your children. Bless every works, every job, activities, Lord. Pray to bless it. Lord, we are conscious of your power. You are conscious that you are the source of our wealth. Lord, help us to gain wealth in the name of Jesus. Help us to be faithful in our giving. Help us to be faithful in following you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Pagpalain mo ang kumpanyang pinapasukan ng iyong mga lingkod, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo kailang trabaho, ang kailang kabuhayan, ang kailang income, ang kailang businesses, in the name of Jesus. Ang kailang investment, in the name of Jesus. In spite of economic fall down that the world is suffering today, but Lord, we believe you hold our future. You hold our finances. You are the one who blesses us. You are the source of our resources in life. In the name of Jesus, Lord, we believe that you will pour out your blessing upon each and every one of us. Oh, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Lord, I also pray doon po sa may mga problema pang pamilya, problemang emosyonal, palakasin mo, bigyan mo ng kasiyahan at kagalakan, pawiin mo ang kalungkutan sa pangalan ni Jesus, tugunin mo ang lahat ng problema, O Diyos, na daladala ng iyong mga anak, hayaan mo pong umuwi kami sa umagang ito. Pagkatapos ng gawain ito, dala po namin ang tugon mo sa aming mga hinaing, ang sagot mo sa aming mga problema, ang pagtugon mo sa aming mga bigatin, O Diyos, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos, kapatid. Kung nadama mo ang presensya ng Panginoon, nadama mo ang katugunan ng Diyos. Praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah. Yes, God. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Yes, God. Na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Oh, we give you glory, Lord. We give you praise. We give you worship. Thanksgiving. Thank you so much, oh God. Hallelujah. 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 You deserve the glory, the honor, the praises of your church. Oh, hallelujah. Jesus, the name above every name. Oh Lord, we declare victory, Lord, over our lives.
Thank you so much, Lord. Thank you so much. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Oh God, salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. God, salamat po. Ang araw na ito'y pinagkatiwala namin sa iyo. Maging ang bukas na darating, pinagkatiwala namin sa iyo. Ang buhay namin sa mundo, pinagkatiwala namin sa iyo. Maging aming tahanan, pamilya, anumang bagay na meron kami, Lord. We entrust everything to you. Thank you so much. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Glory be to God. Kaway-kaway na lang po sa ating mga kapatid dyan sa taas. God bless you po. God bless. Tayo po'y dadako na sa ating pong pagtatapos na ating gawain. Nandiyan po yung ilang mga announcement. Purihin po ang Panginoon. Enjoy the day. Enjoy the moment that God gave us. Hallelujah. Ito po'y Sunday, Lord's Day. So, mula kanina hanggang sa matapos ang araw na ito, ito ay Lord's Day. Para sa Panginoon. Ano man activities natin this coming afternoon and even tonight, sa gabi, eh isipin natin, Lord's Day ito. Ibig sabihin, all the glory, honor belongs to God and He deserves the praises of His church. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Purihin ang Panginoon. Glory be to God. Mawit po tayo ng isang masayang awit. And then tayo po ay magpipray, closing prayer, and then benedictions, and then salamat sa Panginoon. Glory be to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy po nating ibigay sa Panginoon ang ating papuri ngayong araw na to. Tanging sa Panginoon lamang. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, sa iyo, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord God, na sa simula pa lang, Panginoon, Ikaw na, Panginoon, ang aming naranasan, Panginoon. Yung pag-ibig at kabutihan mo na, Panginoon, ang aming naramdaman, O God. Lord, we pray, Lord God, na
patuloy kami, Lord God, na mag-focus lang, Lord God, sa iyo, Panginoon. May we always look unto you, Panginoon, for you are the author, Panginoon, and the finisher, Lord God, of our faith, Panginoon. You are the author, Panginoon, of our lives, Panginoon. We pray, Lord God, that every failures, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, para mas lalong tumatag, Panginoon, ang aming pananampalataya sa'yo, Panginoon. May we not focus on the fears, Panginoon, but focus, Panginoon, on your power, Panginoon, kung ano, Lord God, ang magagawa mo, Panginoon, sa aming buhay, O God. Use our lives, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay, Panginoon, ng maluluwalhati ka, Panginoon, Lord, na mag-focus kami, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nagawin namin, Panginoon, ang lahat ng bagay, Lord God, para po mabigyan ka, Panginoon, ng kaluwalhatian, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang gumamit, Panginoon, sa buhay ng lahat ng iyong anak, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo sa paglilingkod, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo, Lord God, sa ibang tao, Panginoon. Lord, we give you glory, Panginoon. We give you worship, Panginoon. We magnify your name, Lord God. We magnify your name. Lord, we pray, Lord God, that as we end, Lord God, this service, Panginoon, patuloy na maranasan namin, Panginoon, at maramdaman namin, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, at ma-testify namin, Panginoon, sa ibang tao, Lord God. Lord, as we end this service, Panginoon, ikaw ang mag-protect, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Thank you for your message, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba, Lord God. Pagdadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay. Maging po na sa sila na sa kailang mga tahanan, tanggapin po ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang kaaliwan, pag-ipisan, patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. God bless you po. Pagpalatay na Panginoon. Good morning. Enjoy the day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat.